Isang mapagpalang araw po para sa ating lahat. Dito po sa vlog kong ito ay pag-uusapan po natin kung paano nga ba ang pagmamasilya. Ano nga ba yung masilya? So sa masilya po, meron pong tinatawag na spot putty, merong glazing putty, at meron ding body peeler. May mga katanungan po dyan eh. Una, kapag magmamasilya ba, ano ba ang kailangan natin gawin? Una bang mamasilyahan o pa-primeran muna? Pareho pong tama yun, no? Pero depende po yan sa ating mamasilyahan. Kapag ang mamasilyahan po natin ay plastic bearings, mas maganda ay bugahan muna natin ito ng primer. Pero pag metal, katulad po nito, metal to, no? Pwede na po nating irekta yung masilya. Ang kagandahan lang sa binubugahan muna ng primer ay makikita natin kung ano yung mga portion na dapat masilyahan. Kasi kapag walang primer at hindi mo tukoy yung mamasilyahan, mahirap pong makita. Pero kung tukoy mo, tulad yan, sa mga body ng sasakyan, nagkaroon ng dent o yung yupi, so alam mo yung lugar na mamasilyahan mo kasi may dati na siyang pintura. So babakbakin mo lang yung datihang pintura, isasagad mo sa bakal o kinakailangan o sa metal, then lilihain mo ito ng magaspang na liha. Pwede po tayong gumamit ng lihang 100 grit to 120 grit. Pwede rin 80 grit. Let's say, ito po, wala pang pintura. So, gagawin natin, lihain lang natin mabuti. Tanggalin natin yung kalawak. Kung meron, no, gumamit tayo ng steel brush. So, pwede natin i-apply yung masilya. Sa masilya, huwag po kayong gagamit ng mga spot putty. Ganda lang yung spot putty sa mga kahoy, yeah, mga plywood, para takloban lang yung betas. Itong body peeler, maganda po ito sa metal. Pagtsatsagaan nyo na lang po kasi siya ay two component. Meron po siyang hardener. Kapag napag-mix nyo na yung body peeler at yung hardener, ay tumitigas po siya. Ang paglalagay po ng hardener, di baling mapasobra, huwag lang kulang kasi pag kulang, malambot po ang pagkatuyo. Ngunit pag sobra din naman, ay hindi rin maganda kasi pinag-mimix nyo pa lang, ay pwede na siyang matuyo. So, kailangan tama lang po, no? Yun naman eh, utik-utik nyo makukuha hanggat kayo po ay nagmamasilya. So, paano ba ang tamang pagmamasilya? So, ito po kalimit ang ginagamit ko, no? Body peeler. So, may kasama siyang hardener. So, ang brand po nito ay Glasurit. Marami pong iba't ibang brand, no, na halos dati na gamit ko na. So, ito lang yung available. Meron po dyan mga Polytac, ayan, o Gold, so, Infinity. Marami pong klase ito, no. Dahil nga ito yung available sa lugar namin, Glasurit, body peeler, maganda naman po siya. Pag tumigas po siya, ay madali siyang lihain. So, ayan po yung laman yan. Then, hahaluin lang po natin, no? Haluin lang po natin mabuti hanggang sa mag one color. Kasi color gray po ito eh. Pagka halong-halo po siya. So, ayan po yung talagang eksaktong kulay niyan. Then, ito namang hardener. Ito kalimitang kulay niyan, color maroon. So, ang paglalagay lang po nito ay kokoonti. So, bago po ipag-mix to, ipakikita ko muna sa inyo yung kukualin yung mamasilyahan ko. Kasi pag ito ipinag-mix ko na, abutin ng tuyo. So, kung ito, let's say ito yung mamasilyahan ko, no, dahil ito yung may primer na, pwede natin siya pasadahan ng lihang 120 grit. Ayan. Ayan, 120 grit. Medyo malabo na kasi gamit na to. So, pasadaan lang natin ng liha. Ito, may pintura at wala. Isa lang naman po ang proseso. Agaspangin lang po natin yung ating mamasilyahan. Lampas po natin, no, doon sa mamasilyahan yung pagliha. Para kumapit kahit mapasobra tayo. So, ayan na po yung aking mamasilyahan, no? Oh, itong dimple, o itong pingot, yupi, no?
So, siyempre, punasan natin muna ng malinis na basahan. So, gagamit po tayo ng dalawang paleta. Ito, may nabibili po nitong local. Yung pagka ginan mo, napipingot. Dapat po ganito, aserado. Yan. Hindi po basta-basta na yuyupi. So, dalawa po. Ano? Para yung isa ay lalagyan at ito naman isa ay ang panghagod. Pumili lang po kayo na ang side ay nakaganon or derecho. Huwag pasalungat. Kung nakaganyan po, ito pang basilya niya. Huwag po ito. No, huwag po yung nakaganon. Kasi pag pinangmasilya niyo, depende sa gamit. Pwede dito yan, pag ganon. Pero pagka ipa-plat nyo, mas maganda, nakaganyan. Mari nga, hawak natin eh, ganito eh, no? Ayan, ganyan ang tamang hawak. Para, ayan, no? Para pagka inagod natin, pwede nyo i-press sa gitna. Medyo babaloktot siya. Hindi po guguhit yung dalawang kanto. Parang ganyan, no? Ito, misan, ganito rin ang hawak. Kaya lang nga, hindi nyo maibabaloktot. Diretso lang siya. Pwede rin po yan, no? Depende na lang kung ano yung nakasanayan nyo. Pero kalimitan po ganito ang hawak. Mas maganda po yung ganyan kasi naigaganon. Ngayon, pagdating naman dito sa mga kurbada, pwede na yung ganyan. Para magaganon naman natin. Ito naman ay pepres. Ayan, no? Depende po, no? Kung dito naman sa kanto, let's say dito. Ayan, pakard to. Obligado ito eh. Pipipin yung gano'n. Ayan, nakaganyan, nakasunod. So, kung ang babata ka naman na ito ibabaw, ganyan naman ang hawak. Ayan, para na igaganto. Hindi kuguhit yung dalawang kanto kasi matalas yung kanto. So, ipakita ko sa inyo. So, maglalagay lang muna ako ng bagya. So, piliin nyo na yung panghagod nyo, no? Kung ano yung maganda. Patitignan nyo kung may bungi. Huwag kayong maghahagod na mayroong bungi. Kasi guguhit. Dito sa pagtitimpla nito, magtimpla lang kayo yung kaya nyo lang ubusin. At para nung sa inyo mamasilya kasi masasayang. Tumitigas po ito eh. So, paglalagay naman po nito, konti lang, pero kailangan yung maganda ang tuyo. Kasi pag napakulang po ng lagay nito, malambot po yung pagkatuyo. So, ayan, pwede na po yung ganyan karami. Ito naman, malalamin nyo na to kapag nagmamasilya na kayo kung kulang pa yung hardener, kung kinakailangang dagdagan. So, pag mimixin nyo na itong dalawa na to, hanggang sa mag one color. Kailangan medyo mabilis po yung inyong pagmi-mix, no? Kasi madaling matuyo po ito. So, ayan na po yung kulay niyan. Iahagod ko na po, no? So, pwede kayo humagod ng pataas. Ayan, pataas. Ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo na pwede nyong baloktotin. Ayan. Kung sakaling hahagurin nyo ng paganto. Ayan. Kung sakaling hahagurin nyo, no? Ngayon, kung hahagurin nyo naman ng paganon, paganto naman siya. Ayan. Para hindi kumanto. So, hintay lang natin matuyo, no? Ito, titigas na yan. Kung aabot pa, pwede nyo itapal sa ibang lugar. Ayan. So, ayan, medyo matigas na siya. Ganyan po nangyayari, no? Kapag tayo ay beginner pa lang sa pagmamasilya, ay hindi ganun kadali na ating makuha kagad, no? Yung tamang hagod. So, yeah, after nating masilyahan, lilihay natin yung 120 grit. With sanding.
mas maganda niyan ay ilalagay natin siya ng palaman na flat na kahoy, pwede rin flat na rubber. Then ayan, lilihain lang po lang natin. Ang purpose po niyang may palaman sa loob, yung liha, ay para pantay po yung pagkakaliha. Hindi bubukol at hindi rin naman masyadong lulubog yung pagliliha. Kasi kapag merong palaman sa loob na flat na kahoy, kung ano lang yung kayang abutin noon na portion ng masilya. Kung kulang pa sa masilya, so ang mapuputod niyan ay yung bakal o yung metal. So okay lang po yan. Oh. Ganun po naman talaga ang pagmamasilya. Kahit mga veterano na ay nasasagad pa rin sa metal. Sa pagliliha po ng masilya o body pillar, hindi po talaga maiwasan na lumabas yung metal. No? Kasi hahabulin natin yung kapantayan. So kaya binubugahan muna ng primer para makita yung mga dapat masilyahan. Pero ang body pillar, kahit walang primer, ay kumakapit sa metal. Basta ganito, ganitong malinis, lilihain mo lang talaga ng magaspang na liha. Mga 80 to 120 grit. So ito ay bubugahan ko muna ng Gilder Epoxy Primer para kung may mga iispatampa ng masilya. Kasi kaya may mga portion akong binatakan. Ito, yung mga dinala kasi sa akin to na pinasadahan ng grinder. Ayan, kung mapapansin nyo, meron pa mga pinagdahanan ng grinder. So, tingnan ko kumahabol ito ng mga ng primer. No? Ito, medyo makapal na gagawin kong primer dito, mga 2 coats. So, kung pantay na, pagtutuyo ng Gilder Epoxy Primer, pagtuyo natin ng magdamagan para sigurado yung tibay ng kapit. Then, papasadahan po natin ng lihang 400 grit to 800 grit para maging smooth, para pagbuga ng base coat o ng kulay ay makinis na po siya. So, hanggat maaari ha, pag nagmasilya po tayo, iwasan po natin na masilyahan lahat. Hindi naman dapat masilya katulad nito, makinis. Bakit natin mamasilyahan, di ba po? So, mamasilyahan lang natin yung may mga tama. So, kaya yung iba na gustong masilyahan ng buo, ay parang makasiguro na wala na mga matitirang lubog. Hindi, tiyagain nyo lang muna sa primer. Huwag agad natin balutan kasi maaari umiwas tayo sa masilya. So ayan, bubuka ko muna ito ng Gilder Epoxy Primer Grade. Sa pagbubuga po ng primer, kailangan siguraduhin po nating malinis po yung ating bubugahan para makasiguro tayo na maganda po ang kapit ng primer. Kasi kahit anong ganda po ng ginamit ng nating primer at hindi natin nalinis ng gusto yung ating bubugan, ay hindi rin po kakapit siya ng maganda. Kaya bago po tayo mag-primer, siguraduhin lang po natin na malinis na malinis po yung ating bubugahan. Ito pong Gilder Epoxy Primer Gray ay two-component system. Meron po siyang inihahalong catalyst. Ang mixing ratio po nito ay 3 parts o tatlong bahagi po ng pinaka-primer niya, then 1 part o isang bahagi po ng catalyst, at 4 parts naman po o apat na bahagi ng thinner. Dito po sa Gilder Epoxy Primer Gray ay pwede po tayong gumamit dito ng high gloss acrylic thinner at urethane thinner. Sa paglalagay po ng thinner, ay pwede rin po natin na babaan po, no? Imbis na 4 parts, gawin natin 3 parts lang. Pwede po yun. Lalo na bubuga natin ay may masilya.
So ito na po yung pinaka outcome niya after mamasilyahan at mabugahan ng Gilder Epoxy Primer Gray. So ito po ay dalawang coat po, no, ng primer, then patutuyin po ito ng magdamag. Then bago po natin ito kulayan, no, i-base coat, lilihain muna ito ng 400 grit to 800 grit para makinis na po siya at mawala na po yung bakat ng masilya. So ang proseso po nito ay uulit-ulitin lang po natin, no, hanggang sa ito po ay mapantay na. Sana po ay makatulong sa inyo ang video kong ito, at kung ito po yung inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa aking channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching, keep safe, and God bless.